Magandang araw, nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan, sa plaza ng Polanco. Welcome to my YouTube channel, mga ka-treasure. Hanap tayo dito ngayon ng ating interviewin. Ayan na, dalawang babae dito na nakaupo. Kaya aking kakausapin kung ano po yung kanilang mga kinakablahan. Sila ba ay nag-aaral o sila ba ay nakatambay lamang? Ayan na, kakausapin po natin. Sila po ay nakaupo at bang sila po ay aking kinakausap, meron po akong napansin na nakakaiba yun sa kamay ng naka-blue. Siya po ay nawawalan po ng mga daliri. Ayan o, kung mapapansin nyo, wala po yung kanyang mga daliri sa kamay. So habang minamasdan ko po siya, ako po ay naawa at nais ko po sana siyang tulungan. Pero ano naman po ang may tutulong ko, kasi wala din akong pang dito, wala tayong pangpalit ng kanyang daliri, kasi di naman pwede na maghiram tayo sa ibang mga bagay. Siguro pwede tayong makatulong, ano. So ayan guys, kung makikita nyo, pwede po kayo mag-comment sa lalim ng aking video kung nais nyo po na matulungan tong bata na ito. Kasi yung una, yung papa niya ay meron pong sakit, tapos siya may diferensya pa sa kamay. Yan, mapapansin niya. Talagang kulang po yung daliri niya, dalawang kamay po. At siya po ay napoporsige mag-aral, kasi sa according sa pag-interview ay gusto niya po talaga makatapos at gusto niya po tulungan ang kanyang mga magulang, lalala nang may sakit po ang kanyang mga magulang. So ito po ay bata, ang bata na ito ay malayo po sa kanilang kaibas, malayo po sa kaibas na, no. So ay nag-aaral po sa dito sa Polanco National High School. So ayan guys, kung di pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Hit mo na rin notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload na video. And guys, magpatuloy tayo sa ating pag-interview sa kanila. Sila po ay parehong estudyante, sila po ay magkaibigan, ano. So kung mapapansin nyo po yung kamay niya, talagang nahihiya po siya, kasi una yung kamay niya, dalawa talagang kamay niya is kulang yung mga daliri. Then sinabi niya rin sa akin na nahirapan daw siya, pero pinapasa Diyos na lang yung kanyang kapalaran, ano, na makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Siya po ay isang grade 11 na estudyante dito sa Polanco National High School. At siya po ay minsan laging absent, kasi na, sa bundok po siya umuwi habang in-interview ko siya. Marami po siyang sab-sab. Marami po siyang gustong sabihin sa akin. Parang gusto niya meron akong maitulong sa kanya. But pwede natin siya tulungan, ano, sa pamamagitan ng kung ano po yung ating magagawa para sa kanya. Una, panalangin, ano. Tulungan natin siyang panalanginan, kasi totoo lang talagang ako po ay nalulungkot dahil may tsura tong bata na to. Pero grabe yung nangyari sa kanyang kamay. Wala po yung iba niyang daliri. Yan, di na po yung pantay. Naputol po yung dalawa niyang kamay. At yun po ay talagang okay lang po sa kanya.
habang siya po ay nakipagkwentuhan sa akin. At habang siya po ay aking ini-interview, nakita ko po yung kalungkutan sa kanyang mga mata. At lalo na sa kanyang mga pamilya, especially sa kanyang ama, na meron pong sakit na. So, yan yung sa yung kasama. Ako naman po ay talagang gusto ko na makahelp sa kanya. Pwede po kayong mag-comment sa lalim ng aking video kung ano po yung pwede nating gawin at pwede po nating maitulong sa kanya, lalo na sa kanyang pag-aaral. Hindi naman siguro masama na kita ay manalangin at makapagbigay man lang ng kaunting blessing para sa kanya na ma-surprise naman ang kanyang magulang at surprise naman siya, no? Kahit pa paano ay meron tayong maibigay na tulong sa kanila na kahit ganyan siya,